Yun, hello, magandang muli, isang magandang umaga sa ating mga ka-MUG, sa ating mga kabatas, at syempre sa ating mga ka-UB. At welcome sa panibagong video reaction ng inyong Dolomag, Papas Mag. Okay, itong pag-uusapan po natin is si Ate Leia, no? Yung pong namili ng lechon na siya na ngayon na-scam, siya pa yung pinatulfo. And pagdating doon sa Rapitulfo, eh hindi pinakinggan yung kanyang side, no? And ayun, ito po ay na-feature na rin ni ano, ni Mang Rene, no, doon sa kanyang live. Tapos na-feature na rin ni ano, ni Teacher Mark, and ni ano, ni Tony, ni Attorney Libayan, no. Yun, kaya ako naman po ano, re-reactionan din kasi nagkausap kami ni Ate doon sa comment section nung video ni ano, no, ni Apo Luna. And yun, sa tingin ko eh hindi pa siya totally nakaka-recover kasi doon sa video ni Mang Rene nabanggit doon na si Ate ay muntik na mag self-harm, no? And depression. At least depression na kasi siyempre napahiya sa buong mundo. At bukod doon, nasira yung kanyang hanap buhay. Siyempre, single mom. Siya lang din ang bumubuhay sa kanyang anak. And ayun. At dahil nga pinatulfo siya nung nagbenta ng lechon sa kanya, eh lahat yun nawala, no? And sabi niya, 1 year siyang hindi nagano gumamit ng social media, which is doon po yung hanap buhay niya, no, yung online selling. And yun, hindi natin alam kung ano yung naging buhay niya, no, kung paano siya nakasurvive. But yun, may mga video naman siya, no, na pwede natin panoorin sa kanyang channel. And sana bigyan natin ng bagong pag-asa si Ate, no. Subscribe tayo sa kanyang channel, no, si Leia Vlog Official Channel. Nang totally makarecover na si Ate. So kaya ko to gagawin. Gusto ko rin makatulong na may spread, may pakalat tong video na pinapakita na wala siyang kasalanan, no? Na wala siyang nilabag na batas para dalin sa RTIA yung kanyang ginawa, no? Doon sa pagpo-post ng kanyang review doon sa product, syempre normal naman yun, di ba? Ano ba dapat? Dapat ba puro maganda lang ang review na ilalabas? Diba? Wala ba tayong karapatan na ilabas yung tunay na naranasan natin? Yung tunay na experience natin dun sa product na nabili natin? Di po ba? And syempre, awareness na rin yun sa iba para wala nang ibang maloko pa. Di ba? So itong video na papanoorin natin is yung video ni Attorney Libayan na pinost din ni Ate sa kanyang YouTube channel, no? At para at least, di ba? Mas maganda yung ano, mas maganda kasi na si Attorney yung mapakinggan natin patungkol nga dito sa naging problema ni Ate. So panoorin natin. Kung ayaw talaga, ha? Pero ayaw ng maraming, hindi siguro ayaw, ano pang word, no? Walang gustong magsulong ng anti-slap law. Kasi ginagamit talaga ito ng mga tao, pati dito sa Rapitulfo in Action, para patahimikin yung mga tao at kitilin o patayin ang freedom of speech and expression ng mga tao. Ipapaliwanag ko ng masinsinan sa inyo yan, mga kabatas natin. Panoorin muna natin ito at maliliwanagan kayo kung bakit ang laki ng problema ko dito at nakalagay doon chilling effect. Kasi nga, kawawa naman tayong mga Pilipino kapag kayang-kaya tayong patahimikin. Gaya na lang ng ginagawa ngayon, di ba? Puro kaso. Dahil nga, siguro, tinatablan, nasusugatan sila ng mga maliliit na vloggers, so kaso-kaso na lang. Para manahimik tayong lahat. Pagin natin. Dahil sa mga pagbabanta na ikakaso tayo, no, lalong-lalo na sa isang platform katulad ng Rapitulfo in Action na may 22 million subscribers. Ano, panoorin natin to. Ito, Ma'am Leia, wala kang intensyon na mag-refund.
May intention ako mag-refund, ma'am, kahit ano presyo ng laman ng baboy. Kasi wala talagang laman, tapos magbayad ako ng 4,000 mahigit. So, nung pumunta ka... Ito, mga kabatas natin, ang nangyari, no, para magkaroon tayo ng kabuuan siguro na idea sa nangyari. Itong babae na nasa taas, bumili siya ng lechon. Bumili siya ng lechon. Nung bumili siya ng lechon, hindi siya satisfied doon sa lechon na binili niya. Mamaya, malalaman natin yung kanyang dahilan. Yung mga babae sa baba naman, sila naman yung nag-deliver ng lechon. Yung babae naman sa kaliwa, siya si Attorney Sam. At tignan natin din kung ano yung gagawin niya dito. Nakakakilabot, mga kabatas natin. Panoorin natin. Doon, refund ang habol mo. Refund, ma'am, sa laman. Hindi full refund. Kasi makita naman sa chat na sabi ko, i-refund nyo yung... Magbigay sila kahit magkano yung presyo sa laman. Yun ang ibig kong sabihin doon sa chat ko. Actually, may video si ate na pinakita, no? Kitang-kita talaga na puro buto lang yung sa may bandang ribs nung lechon, no? Parang tinanggalan ng laman. So, yun ang nirereklamo niya. Na presyo ng laman ang hirikan nila. Yan, para sa mga para sa mga tao na hindi alam yung buong kwento na ito, nag-post si ate sa social media, pinost niya yung hindi magandang experience niya doon sa pagbili niya nga ng lechon nung mga tao, yung mga babae na nasa baba. Ngayon, nung pinost niya yun, nagkaroon sila ng pag-uusap, humihingi siya ng refund. Hindi naman daw full refund. I-discuss dito ni Attorney Sam kung bakit hindi pwede yung refund. Tingnan natin. Kasi yung baboy nila talaga, butot, balat, nakita lahat ng mga kapitbahay namin doon na wala talagang nakain. At saka, kung nagsabi siya na dalhin yun, dinala namin yun. Wala siyang sinabi. Kasi pigpit. Ito ang pinaglalaban niya, no? Nakita niyo yung lechon, no? Sabi niya butot balat daw, tapos may konti lang na taba na nakadikit doon sa balat. Yun daw yung puti doon. Ngayon, nung rineklamo, 'di ba? Ayaw daw i-refund na nung isa o hindi sinabi nung isa na i-refund, 'di ba? O pag-usapan natin yung refund. Well, siguro ayaw kong pangunahan muna si Attorney Sam, panoorin natin siya. Chileta niya na butot balat ngayong 20 kilos. Kaya umuwi na lang kami kasi ganun daw talaga ang 20 kilos. Wala kami magagawa. Kahit 20 kilos, ganun daw talaga. Yung kasing refund, no? Dapat nga kinain nyo na kasi yung lechon. Technically, wala na tayong makukonsider na damage. Ito, ang mga kabatas natin, yung sinasabi niya kasi pag kinain mo na daw yung lechon, wala nang damage o wala nang refund. Hindi naman talaga masasabing absolutely na wala nang damage. Kasi nga, if you buy something na you were promised of a certain quality or quantity, tapos na-receive mo yung item na yon, tapos nung nakita mo, iba yung quality at saka quantity, kaya lang pinatawad mo na siya. Ibig sabihin, kunwari, katulad ng expectation versus reality. Siyempre, ini-expect nila yung 20 kilos, malaman yun. And pagdating sa kanila, yun nga, parang buto-buto na lang. Sabi ni Attorney Sam dito na kinain mo na, 'di ba? Pinatawad mo, okay lang, pinalampas mo na, 'di ba? May damage pa rin. Kaya lang, 'di ba? Mahihirapan ka na patunayan yung damage. Bakit? How will you prove something that does not exist anymore? Siguro meron ka mga pictures. Kaya lang, pag nakita mo nga dun sa picture, it's difficult to discern. Mahirap tignan, di ba? So I think it's not right to say na walang damage because of the fact na kinain mo. Di ba? Ibig sabihin siguro, pinalampas mo yung damage o yung danyos, kaya kinain mo na lang. Di ba? Tuloy natin. Liability when there is damage. Ngayon, sa kahit na anong transaksyon, lalo na kung pero dun sa sunod na video ni ate, sinabi niya dun na wala silang choice kasi malayo yung bahay nung nagbebenta. And tutukan na kasi. And wala silang ibang ulam kundi yun lang. And New Year na. New Year ba yun? Oh, alam ko New Year And sinabay na rin yung birthday ng anak niya. So wala naman silang magawa. Anyway, bago naman nila kinain, nag-message na daw siya dun sa dun sa nagbenta. And
2 hours na, wala pa ring reply. So meaning parang sinadya na huwag mag-reply. Parang ganun yung sa pagkasabi ni ate doon sa niyang video. Para kainin na nila. So wala na nga naman ebidensya pag nakain na. Eh siyempre wala na rin tsotsila ate, kundi siyempre gutom na rin sila and celebration na noon ng New Year. So yun na lang, kinain na lang nila. Tuloy natin. Pare, ayaw mo yung bagay na tinatanggap mo. Tingin mo kulang yon. Tingin mo hindi. Ito mga kabatas natin, doon din sa sinabi ni ano no, sinabi ni Attorney Sam, na there is liability no when there is damage. Sabi niya, ano ho, pag titignan kasi natin dito, ito, punta tayo sa jurisprudence kasi maganda kasi magkaroon tayo ng citations eh. Sabi niya, dito sa bandang ito, ano ho, itong kasong ito, GR number 163593, December 16, 2005, Preferred Home Specialties Incorporated and Edwin Yu versus Court of Appeals. Anong sinabi dito? Ang sinabi dito, material injury, however, is not essential in the crime of staffa. It is enough that there is disturbance of personal rights. Diba? Ano kasi mangyayari na, well, worst case scenario dito, no? Ang worst case scenario dito, if you receive a material that is of different quality or quantity, niloko ka. Nagkaroon kayo ng bentahan. Niloko ka. Diba? Scam. Staffa. Ang pinakamatinding kaso niyan, of course, pwede rin civil case lang. Pero tandaan natin kasi ang staffa, dapat yung injury, yung panluloko, yung misrepresentation, must be before or simultaneous doon sa injury. Ano? Tapos tignan mo dito, sabi ng Supreme Court dito, material injury, however, is not essential in the crime of staffa. It is enough that there is disturbance of personal rights. So, na-disturb lang yung personal rights mo. There must be damage, although it is not required that it be susceptible of determination. Diba? So, pag titignan mo, hindi kayo, well, kailangan may damage, no? Meron at merong damage. Kailangan 'yan. Pero kahit hindi mo siya ma-determine, no? Okay lang. Basta mapatunayan mo na may danyos. 'Di ba? Kaya 'yung sinasabi ko sa inyo, may damage doon, kaya lang mahirap patunayan. 'Di ba? Mahirap patunayan. You must prove that there is damage, although you cannot determine it, kunwari specifically kung gaano karami, as long as you can prove that there is damage or disturbance of personal rights, pwedeng papasok yan. Sabi niya, the gravamen of the felony is an intent to deceive, yung panluloko, or fraudulent intent. Intent being a state of mind may be proved by words or by the conduct of the accused before and after the transaction subject of the case, independent of and distinct from the non-compliance of the promise or representation of the accused. Diba? Yan. So, alam niyo kung bakit ko diniscuss yan. Siyempre, listen to the other side or hear the other side. Ang nakikita ko kasi dito, isipin nyo, no? Kung siguro ang unang lumapit sa Rafi Tulfo in action ay yung tao o na nag-post na yung lechon niya ay puro buto at saka balat lang. Naalala nyo yung nangyari doon sa Cebu lechon noon. Naunahan lang eh. Ang nangyayari dito, parang tinitignan na lang kung sino yung nauna, sino yung siya na yung papanigan. Hindi natitignan kung ano yung punto ng bawat isa. Kasi pag titignan nyo dito in my... Usually naman kasi sa RTIA, kung sino lang yung nagreklamo, siya na yung ano, priority. So siya na yung tama. Mali na agad yung ano, inakusahan. Diba? So ito yung nangyari ate. My opinion, I see it clearly, ano ho, ang merong karapatan dito, no, ay yung inirereklamo, yung customer, si Leia Mangumpit, wala siyang ginawang masama dito. Kaya lang, dahil itong si Mercy and William Jane Quirante, na una sila sa Rafi Tulfo in action, kahit walang binabanggit na krimen, o kahit anong walang binabanggit na kaso, itong si Attorney Sam, tinatakot lang, nasasampa. So malinaw na walang nilabag si ate doon sa pagpo-post niya ng kanyang reaction doon sa lechon. Ano po? So malinaw na sinabi ni attorney na walang nilabag si Ate Leia at si attorney Sam mismo
wala siyang mabanggit na pwedeng ikaso kay ate. Diba? Tuloy natin. Angka namin ng kaso dahil sa post na ginawa niya. Diba? Tuloy natin. Yan yung inorder mo. Di dapat, hindi mo siya tinanggap. Lalo na to, dapat di mo siya kinain. So doon pala... Ito ang problema ko dyan, yung hindi mo siya tinanggap. No? Mga kabatas natin, let's be... We go there, okay. I don't know. No, Ate Lisa, go. Mga kabatas natin, ito ang sinasabi ko, no? Yung dapat hindi mo tinanggap. Paano mo naman malalaman yung lechon kung walang laman, kung hindi mo tatanggapin? Alangan naman yung lechon, ipapabiyak mo doon sa harap ng tao. Di ba? At saka usually pagka dineliver yan, di ba, nakabalot ng parang papel. Di ba? At saka minsan daon ng saging. So, ano yung bubulat-latin mo? Tapos papataga mo dun sa ano? Dun sa nagdala. Di ba? Common sense. Tapos, ito rin. Common sense. Di ba? Meron naman tayong 5 common senses eh. Kasi yung sinasabi ng maraming tao na, well, ako lagi akong nagpapalis-deliver sa Lazada tsaka sa Shopee, sasabihin sa akin hindi ko tinanggap, paano ko malalaman kung yan yung order ko kung hindi ko tatanggapin? Dapat ho, chinek nyo agad-agad. Machi-check ko agad-agad yan, pero I can check it only physically. Physically meaning dumating siya, tapos based doon sa anyo niya, no? Yung nakita ko, yung panlabas na anyo niya, eh, gumagana. Ngayon, kunwari, bumili ako ng monitor, tapos yung monitor, di ba, nakita ko pumasok yung monitor, di ba? Sa talangan naman, pag-aantayin ko yung dry, yung delivery boy, no? Sasabihin ko, sandali ho, ipiplug ko muna itong ano, i-unboxing ko muna, tatanggalin ko yung monitor, isasaksak ko, tapos ipiplay ko muna, tapos titignan ko kung gumagana. It's common sense naman ng konti. Di ba? Common sense naman ng konti. So, ibig sabihin, mga kabatas natin, bakit ko kone-correct yan? Kasi pa... Common sense. 5 yan eh. May mata. May ilaw. Gamitin natin. Peace. Para malaman ng mga tao na even if you accepted something, you can still return it. You can still file a complaint. You can still enforce your rights even if you accepted it. Doon sa kinain niya, actually, no, you can still reason out kung kinain yun o hindi, no, as long as you have the right documentation. If there is damage still, di ba? Kasi isipin mo ito, no? Tanong ko lang, hindi kaya pwedeng si ate naman yung ano, magreklamo? Alam, matagal na to, no? Parang 2 years ago na to eh. So, yun. Yun ang tanong ko dyan. Ito, isipin nyo ito. Umorder ako ng 10 Chicken Joy. Ang dumating 5 lang. Kinain ko yung 5 Chicken Joy. Hindi na ba ako pwedeng mag-demand doon sa Chicken Joy na 5 na hindi dumating? Dahil sasabihin sa akin, kinain mo eh. Diba? Documented properly. Ito yung na-receive ko. 5 lang. Gutom na kami. Umiiyak na yung anak ko. Papakainin ko na. Kakainin niya na yan. Ngayon, hindi dahil kinain ko yon, ibig sabihin, tinanggap ko na. Kasi, according to the circumstances, napatunayan ko na kulang yung dineliver mo. Ngayon, dahil kulang yung dineliver mo, may utang ka sa akin. Di ba? Simple bagay eh. Alam nyo, critical thinking, common sense, di ba? It will not. Alam nyo, yung action mo na pagkain, no? Yung action mo ng pagkain, although it will make it difficult for you to prove yung inyong mga allegations, it does not mean wala nang damage yun. Okay? That's not how the law works. Di ba? Ito. Yan, oh. Ito rin. Tama rin sinabi ni Giancarlo Cabingas. Kapag umorder ng chicken joy, kakagatin mo muna bago mo makikita ang hilaw. Di naman pwedeng hulaan na hilaw yun just by looking at it. Di ba? Tapos sasabihin, kinain mo na. Tuloy natin. Magkakaproblema ka na doon, Ma'am Lea. Tapos, out of the 45 na in order, di ba? Isang mo lang na nagre-reklamo. So, posibleng makompare yon dun sa iba na binenta ni Ma'am Mercy. So, flawed na naman yung logic na yun eh.
na out of the 45 na binenta mo, may isa lang ang nagre-reklamo. Hello, mga kabatas natin, hindi ba pwede na may isa na mali? So ibig sabihin nun, pag 45 yung deliver mo, perfect na lahat yun? Yung mga may quality control nga na malalaking kumpanya, meron pang mga nare-recall na items at may nakikita pa tayong factory defect ang tataas na ng quality control ng mga yun, ha? Hmm. Lo, nung nasa factory ako, yung nung sapatos, no? QC kasi hawak ko, no? Siyempre may mga standards kami dyan na tinitignan. Pero, bago yan ma-export kasi, meron pang inspector. Bawa Nike, gawa namin Nike. Bago 'yan i-carga sa ano, bago 'yan i-export, no. Merong darating na inspector ng ano ng Nike. So inspect na lang. Minsan, yung isang load na 'yon, bagsak 'yon. So tama si attorney na hindi porke maraming customer ka, hindi ka magkakamili maski na isa. Tapos ang logic mo, oh, 45 yung diniliver ko. Walang nagreklamo. Ikaw lang ang nagreklamo. Mag-isa mong nagreklamo, ibig sabihin mali yung reklamo mo. Isipin nyo na lang kasi, no? Kapag, kunwari, yan ang gagamitin natin na depensa natin o panlaban natin o gagamitin natin na dahilan sa mga paligid natin, sa bagay-bagay, hindi tama eh. Diba? Isang daan sila, isa lang nagreklamo. Mali eh. May mali pa rin eh. Bakit hindi mo papakinggan yung nagreklamo? Kahit nga 1 million yan, tapos isa lang eh. Pwede pa rin mangyari yun. Wala kang perfecto, diba? So, yeah. Pwede talaga may mali. Hindi lagi na... Hindi nga tama na ikakatwiran mo na porkit marami kang diniliver tapos siya lang yung nagreklamo. Why would you deny? Kaya maganda na itong video na to na i-play ko para lahat tayo na ma-aware din. Para lahat tayo alam natin kung ano yung ano gagawin natin pag nangyari sa atin yung nangyari kay ate. No? Hindi lang sa lechon, no? Sa ibang mga, lalo lang yun online, di ba? Madalas online tayo mo order. Diba? Try natin. Why would you deny the argument of the person dahil sinasabi mo na mas marami ang hindi nagreklamo kaysa doon sa nagreklamo? Well, baka nga, walang problema. Yung 44. Pero doon sa 45, meron na. Pwede naman mangyari yun eh. Diba? Try natin. In terms of refund, anong basis ng refund natin ngayon? Wala na. Okay lang naman. Hindi naman ako naghabol ng refund na yun. Yung pag-post nyo po ng nakakasira kay Ma'am Mercy, yun po ang medyo unfair po ata. Kasi 20... Yan, ito na naman yung sinasabi niya. No? Yung pag-post mo ng nakakasira kay Ma'am Mercy, medyo unfair po yata. Hindi ko maintindihan kasi yung pinost nila. Pero base doon sa sinabi doon, no? Tungkol sa lechon lang yung sinasabi niya. Ito, no? Sabi niya medyo unfair yun. I think it's not unfair. Ito yung sinasabi ko na sila mismo, no, they are encouraging slap suits. Itong Rafi Tulfo in action, sinasabi nila na tanggalin mo yung post mo o kaya baguhin mo yung post mo, huwag ka mag-post ng ganyan, pigilan mo yung pananalita mo tungkol sa mga bagay na ganyan, otherwise kakasuhan kita. When in fact, wala siyang pinost na masama. Ang pinost niya, yung experience niya about the product. Mga kabatas natin, if we will review products that we use, yung mga ginamit natin na produkto, mga kinain natin, no? Kung mapakla, mapait, Hindi mo gusto yung lasa, 'di ba? Kung ikaw nagsuot ng sapatos tapos yung sapatos sa tingin mo madaling masira. 'Di ba? Kapag ikaw gumamit ng isang monitor tapos yung monitor mo madaling masira, pwede mong i-post 'yon, pwede mong ilagay sa internet 'yon. Karapatan mo 'yon. That's your freedom of speech and expression. Oh, 'yan malinaw, no, mga KMUG, no, mga kabatas na pwede tayong mag-post ng review. Hindi bawal. Diba? So wala talagang nilabag si ate. Ngayon, sabihin ni Attorney Sam,
unfair dun sa nagbenta. Paano naging unfair? So ano yung fair? Yung ipahiya mo si ate dito sa buong mundo? Fair ba yon? Fair ba yung nangyari kay ate na nagkaroon siya ng depression? Nawala yung negosyo niya dahil sa pagkaka-expose niya dyan sa TIA? Na eventually wala naman pala talaga siyang kasalanan? Yun ba yung fair? Yun ba yung alam ng RTIA na fair? Di ba ba? Nakadepende lang siya dun sa nagreklamo eh. Ang katotohanan eh sila yung may kasalanan. Di ba? Dahil nagbigay sila ng produkto na hindi tama, na hindi ayos. Di ba? Nagbayad, yung bayad ni ate kompleto, pero yung dinilibir nila hindi kompleto eh. Tapos sasabihin ni Attorney Sam, unfair dun sa mag-ina. Hindi, sasabihin nila paninira yun. Well, that's your experience eh. Pinakita na naman yung video, yun ang experience niya dun eh. Ano ba yun? Defamation ba yun? Yun ba? Ay cyber libel. Tandaan natin, ang defamation dapat it pertains to a person. Person ba yung lechon na kinain nila? Ano na lang gagawin natin? Kapag naka-receive tayo ng pangit na produkto, tutahimik na lang tayo? Tapos aantayin na lang natin yung mga ibang tao na mabiktima rin? Tama. Diba? This is exactly encouraging slap suits. Para may example, itong si idol nyo, no? Idol nila, na Raffy Tulfo, ito ang example ng pagbabanta ng slap suit. Sinabi mo na hindi maganda o hindi masarap o payat o walang laman yung lechon ko, kakasuhan kita. When in fact, pinakita niya yung lechon sa'yo, kahit nga may laman yung lechon mo, kung sa tingin niya yung lechon na binili niya, eh maliit pa rin at walang laman, karapatan niya yun. Di ba? You cannot be imprisoned for a product review. Ito. Tapos, anong banta nito? Years na nasa negosyo sa Mamercy. Yung pinost ko lang po, ma'am. Yung lechon na walang laman, wala naman po talaga laman. Alam mo, ma'am Leia, ano, hindi ko kasi makonsider na inosente ka eh. Kasi ang totoo... Kasi ang pinoprotektahan nito... dito sa Raffy Tulfo in Action ay yung nagreklamo kahit walang punto. Diba? Sasabihin niya, hindi ko maingon na inosente ka eh. Anong nagawa niyang mali? Bakit hindi mo sabihin kung anong kaso? Tama. Diba? Walang masabi si Attorney Sam na kaso. Diba? So dito, no, tapusin natin tong video dito na to. No? At least, malinaw na sa atin na walang nilabag si ate. Na hindi unfair doon sa mag-ina, doon sa nagbenta ng lechon yung pagpo-post ni ate. So walang mali doon, malinaw. Sinabi ni attorney na karapatan natin na mag-post ng review patungkol doon sa produkto na natanggap natin, di ba? Na may, kung may mali doon sa produkto, karapatan natin. So malinaw na walang nilabag si ate. So ngayon, pakita natin kung ano ba talaga yung, kasi wala dito yung video, no? Dun sa isang video ni ate, makikita doon yung lechon na natanggap niya. Kung totoo ba yung sinasabi ni ate, tayo na maghusga. Yan natin. Ang unod ng lead yung mga inireklamo po ni Ma'am Mercy, no, kung saan hinihiwa po yung mga lechon at sinasabi nga po dyan sa video na ito nga daw po ay walang laman at halos puro buto lang daw po, attorney. Ikaw na, Eric na mo eh, puto, mahal biya na. Oh, walay unod, puro bukog. Sabi siya mangko. Walay unod daw. Yung unod siguro yung laman. Panit raw bukog ang suludo. Wala sa mang unod ani. Oh, walay unod, panit raw. Walay unod. Yung bukog po do. Puro buto raw. Alam mo na kung dito na Bisaya. Ma'am Mercy? Po, magandang hapon po. Ano po ba yung nangyari? Bakit po nagkaroon ng problema? Hindi ko namin masyadong ano eh, dahil yung
oras na yon busy kami. Tapos yung ako tsura pa lang ni Ate, oh. Parang nagsisinungaling na eh, no. Alamin natin. Yung video niya, pinosa anak ko. Ganda pa naman ni Ate, oh, delay. May bangs. Ang reklamo niya doon, yung ribs daw sa lechon namin, walang laman. Oh, puro daw buto. Nagbigay ako ng reaction, guys, about sa interview nila at about sa picture na to na pinost. So ito, para makita natin side ni Ate, no. Kasi itong picture pa lang na to, guys, parang pinagtakpan nila yung katotohanan. Kasi yung picture na to, hindi sa kanila to. Picture ito ng lechon ko na bumili ako ng buhay na baboy noong January 3. 23 kilos. Ito, dito magiging bias na tayo rito, no? So, ibig sabihin, ito yung nilabas sa RTIA. Diba, itong lechon na to ang nilabas sa RTIA. Para lang papatunayan ng ato na TIA na talagang may kasalanan si Ate, ni si Ate. Pero yung pala ito, kinuha doon sa pinos niya na kinatay nilang baboy na nilitsyon nila. Diba? Pangklase, no? Yung binili ko na buhay na baboy at kami na yung nagkatay at kami na yung naglitsyon. Para patunayan na... Dito kasi, no, sa isang video ulit ni Ate, naghamon kasi yung nagbenta ng lechon na magpalitsyon daw ito sa atin ng 20 kilos para daw malaman kung totoo yung sinasabi niya. Yeah. So ayan, napatunayan naman ni Ate na nung nilitsyon na yung baboy na binili niya, eh hindi kagaya nung nabili nila dun sa mag-ina. Oh, ang 20 kilos kung balat lang ba talaga at walang laman. So, ayan yung picture na ginamit nila sa YouTube ng Rabbit Hole Po in Action. Hindi yan sa kanila at ito yung sa kanila. Nag-message daw siya sa amin. Eh, alam naman niya na busy kami. Alam ko daw na busy sila. So, ikaw customer, alam mo bang busy sila? At yung reklamo mo, hindi pinansin ng 2 oras. Ano yun, sinadya? Para hinintay nila na kainin, mapipilitan kainin, bago sila mag-reply. Para may katwiran sila na kinain na. So, walang saulian, walang return at refund dahil kinain na. So, sinadya nila na 2 hours bago mag-reply. Mag 10 p.m. na 2 hours na lang para mag New Year. Ayun, 'di ba? Tama naman si Ate. 'Di ba? Paano malalaman kung busy ba sila o hindi? 'Di ba? So totoo lang, mag New Year 'yon, paano silang busy sila sa pag-prepare ng pagkain nila or nagde-deliver pa sila sa ganung oras? Ano 'yun? 'Di ba sila magse-celebrate? So ayan, pinakita ni Ate lahat ng ebidensya niya, no. Pero hindi sila pinansin within 2 hours. So, yun nga. Parang sinadya na hindi sila pansinin yung text nila. Para makain na nila, para walang ebidensya, para magpapatulpo sila. Bago sila nag-reply. Parang katulad sa ginawa nila sa isang customer na nabiktima rin na kaming customer ang mag-adjust kasi busy sila. Katulad na lang nitong yan. Si Olive Garry. So, ayan. Ibig sabihin, hindi lang siya ang nabiktima. Yung time na yan. Ayan, no? May 2 reklamo pa. O, panoorin natin kung ano yung pinagsasabi nung ano, nung anak dun sa mga ibang customer na naloko rin. Sa laysay niya, na isa sila sa nabiktima, na sinabihan sila dahil nagreklamo sila, dahil 7 p.m. yung usapan nila sa lechon, at may mga bisita na sila, so nagalit na sila kasi may mga bisita na, kasi 7 p.m. yun pa ang pagsalang nila sa lechon. So sinabihan sila ng anak na, kung alam nyo lang na ang dami naming nilitsyon at saka gustong ibalik yung pera. So lahat ng customer nila, dapat yun ang mag-adjust. So wala silang pakialam kung may masira mang okasyon. So wala sa kanila yun. So ano, problema ba ng ano, ng customer kung busy sila or marami silang nilitsyon? Problema ba yun? Kung di nila kaya, edi huwag silang tumanggap ng marami, di ba?
My goodness. Wala silang pakialam kung happy ka sa nabili mo or hindi. Kasi kung hindi... Manang-mana sa idol nila. Hindi ka happy. Kakasuhan ka. Ipapabarangay ka. Ipapatulpo ka pa. Eh, tapos, sinabihan namin siya na pumunta sa amin para kung anong reklamo niya sa lechon namin, yun ang pag-usapan namin. Oo, tama. Sila yung nagpapunta sa amin para pag-usapan daw kung anong reklamo at para ma-solve yung problema. At bago kami pumunta doon, wala silang sinabi na, "Ma'am, dalhin nyo yung natira kasi pwedeng i-return at i-refund." So, dahil pag-uusapan pa lang, walang kasiguraduhan, wala kaming dinala nung pumunta kami doon. Kasi wala namang kasiguraduhan kasi sa chat pa lang nila is pinanindigan nila na ganun lang talaga ang 20 kilos buto at balat. So, nung pumunta kami doon, akala ko pag-uusapan yung problema. Pero ang nangyari is same lang sa inbox na pinanindigan na ganun lang talaga. So, anong purpose? Bakit pinapapunta nila kami doon na katulad lang sa message nila sa inbox na ganun lang talaga ang 20 kilos? Hindi pa siya pumunta sa amin. Sabi na siya nang magparipan. Akala namin, pag pumunta na siya sa amin, dala niya yung lechon. Akala daw nila, dala namin yung lechon. Pero alam nila yan mismo na sa mga oras na yan, 2 hours na lang, mag-New Year na. Imposibleng hindi namin kainin yun. Kasi yun ang inaasahan naming ulam. So, hayaan na lang namin lahat na magutom at kumain ng puro kanin. Kasi ang lechon... Hayaan na lang na kumain sila ng puro kanin. Sabagay, yung kanin, ulam yun, di ba? Ulam yung kanin eh. Di ba? Eh, ayaw ni atin ang kanin na ulam. So, gusto nila lechon. Kaya, kinain na nila. Lechon na yan, yun ang inaasahan naming ulam. So, wala kaming ibang ulam na binili. Kasi ang pinakaulam namin doon, guys, yung lechon. As in... Akala ko yung kanin ang pinakaulam. Joke lang natin, ha? Wala kaming ibang... Minalala lang kasi ako. Kanin daw yung ulam. Ah, ulam daw yung kanin. Niluto. Bukod sa pansit lang. Dumating sa bahay, kinausap ko siya, anong problema? Sabi niya, mag-refund daw kami yung laman sa ribs. Sabi ko, tinanong ko siya kung may dala siyang lechon. Eh, ang tagal niyang nakasagot. Dahil daw, kinain na daw nila yung lechon. Sabi ko, paano ko kita ma-refundan? Eh, wala ka lang ibinigay sa amin. Itong sinabi niya, guys, dito, puro na to kasinungalingan. Kasi ang totoong kwento nito, pagkadating namin sa kanila, papasok kasi yan sa kanila eh. Kumbaga, hindi siya daanan ng mga sasakyan kasi maglalakad lang talaga ang tao papasok sa kanila. Dilim at nakakatakot na makipag-away ka doon or magtaray-tarayan or maghanap ka ng away. So, dahil gabing-gabi na, ayaw namin ang gulo. Sa akin lang doon talaga is akala ko makipag-ayos sila o makipag-usap kung anong dapat gawin. Kaya pumunta kami. That time na pumunta kami, hindi ako namimilit na magpa-refund. Kasi gusto kong magkusa sila. Alam mo yung para hindi mag-feedback ng hindi maganda yung customer. So sila na bahala dun kung ano yung ikaka-satisfied ng customer nila. Akala ko ganun pero sobrang nagkamali ako. Kasi ang dating... Yung pagpunta namin, parang napahiya lang kami. Kasi parang pumunta lang sa wala. Na parang pinagtawanan ka after yung pagkatalikod mo. So pagkatalikod ko talaga nun, guys, ang naisip ko nun, bawi na lang talaga ako sa ratings nito. So, nung umuwi kami, hinihintay ko. So, yun, dun na nag-post si ate.
Pero at least, di ba, bago siya nag-post, nag-reach out muna siya. No? Una, nag-message siya, hindi sinasagot. So, sinagot siya, tapos na, nakain na yung lechon. And then, pinapunta sila doon, nagpunta naman siya. Di ba? So, nagpunta siya doon para lang panindigan nung seller na ganun talaga yung 20 kilos na lechon. So, parang napahiya nga naman daw sila. So, dito, lumalabas na sino ba talaga yung scammer? Di ba? Sino ba talaga yung totoong scammer dito? Ako, tingin ko, base sa video, ang scammer dito, yung seller, hindi si ate. Pero, eventually, lumabas na scammer si ate. So, sa pangyayari na yon, nakaraan na si ate ng depression. Pahiyang-pahiya siya. Wala siyang maiharap na mukha sa mga tao sa kanila. Yung tindahan niya nagsara, naisara na, nalugi. Diba? Yung kanyang online selling nawala, nalugi. Dahil walang bumibili sa kanya. Bakit? Kasi scammer ang tingin sa kanya ng mga tao eh. Yan yung pinalabas sa RTIA. Na siya yung scammer. When in fact na ang scammer dito, eh hindi siya. Diba? So, yun. So, yun. Ano ate, no? Ginawa ko tong video para matulungan kita, no? Kahit papaano, na may pakita sa ibang mga tao, sa lahat ng mga tao. Do maliit lang naman tong channel ko. Pero at least, makadagdag man lang. No? Na may makapanood ng video. Mawala yung impression sa'yo ng tao na ikaw ay scammer. No? And sa mga kabatas natin, no, sa mga ka-MUG, mga ka-UB, bigyan po natin ng chance si ate, no, na maka-recover and may pagpatuloy niya ng maayos ang kanyang buhay ulit, no, yung normal, yung wala na siyang inaalala. Alam nyo, ang hirap na may depression. Ramdam ko si ate. Kaya gusto kong makatulong sa kanya. Ano? Akala kasi ng iba, kapag may depression, even kamag-anak minsan, hindi naniniwala. Akala nila, umaarte lang. No? Even kahit yung mismong may depression, minsan hindi nila alam na may depression na pala sila. Kaya yung iba nakakapag-self-harm talaga. Yun po? So, yun. So, sa ating mga kabatas, no, yun, favor po, no, iparamdam naman po natin kay atin na meron siyang kakampi. Na tayo ay kakampi niya. Para yung dating sigla ni ate, yung dating lakas ng loob niya, eh, bumalik sa pamamagitan ng ito, pagtulong natin sa kanya, ng ganito lang. No? Paramdam natin, subscribe tayo sa kanya. And mag-comment tayo dun sa mga video niya. Ano po? So yun lang, tapusin natin to dito. And muli, isang maraming salamat sa inyo mga ka-MUG, mga kabatas at mga ka-UB, no, na sa panonood sa aking mga video. And salamat din kay ate. Sana makarecover na si ate ng tuluyan. Ano? Kasi base dun sa pag-usap namin, hindi pa siya totally nakarecover. Kasi sabi niya, medyo okay na. Sabi niya ganun. So at least, di ba, may improvement na. So yan, muli, no. Maraming salamat. Isang magandang umaga sa inyo lahat. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama, sa mabuti. Maraming salamat.